mas maingat ka sa film. Iba rin yung disiplina sa digital. I cannot say na contemporary is better than ballet. No. Pareho lang sila. I don't deliberately combine new and old, you know. It's just something that happens because, you know, oh, hey, this is cool. Merong content or merong film na bagay sa video, kung gusto mo mas may urgency, ganun, mas iniisip mo mas raw, meron ding cinematic effect ng ano ng celluloid. Ahay, ahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! Ahay! Ako si At Makulangan, isang photographer, at ako ay isang pintor. I'm Rosam Prudenciado Jr. I'm a professional dance artist. My name is Tad Ermitaño. I'm a media artist. Ako si John Torres, director ng mga pelikula. Iba yung quality niya. Kumbaga yung film, mas nagsasalita siya ng totoo dun sa nakikita niya kaysa digital. We do quality works, kaya nga po tayo kilala, kundi di lamang sa arts, sa iba't ibang fields pa po. Quality work, I guess, that's when things don't stop. There has to be something beneath the surface. Kahit na nakikita mong iba na yung hairstyle nila ng mga tao, pero yung sinasabi ng pelikula ay timeless. Yun yung ano sa akin. Yun yung quality film sa akin. Kung ako, sa tutuusin, kung kaya ko pang mag-shoot ng film, kung makakashoot pa ako ng film, film pa rin ang gagamitin ko. Ako, nag-excel lang ako sa contemporary. Pero I respect ballet kasi I have ballet background. A lot of stuff which I think about makes me happy to do turns out to have some kind of alternative future or, you know, incongruous element to it. It turns out that it's this kind of new and old ano in it. Mas madali ngayon, kaya mas na-appreciate ko yung ginagawa nila nung dati. May pagpaplano na ano yun, na may disiplina. Yun na rin yung ayoko, kasi parang ako, yung style ko, mas malaya ako eh. Mas pwede ako mag-eksperimento. Tingin ko galing yun sa lolo ko, no? Dinadala sa kanya yung malaking troso. Isi-shape niya yun na maging bangka. Photography and painting. So, parang kung paano nagko-complement yung dalawa. Pag kinukwento sa akin yung nakaraan ko, sinasabi nila sa akin na 3 years old pa lang marunong na daw ako magsulat. Pero hindi ibig sabihin nagsusulat ako dahil marunong na ako magbasa. No? Siguro yung mga letra, nakikita ko as image, hindi letra. Napunta ako sa USD. Nabighani lang ako doon sa mga nakasabit na painting sa USD noon, nung pumunta ako doon. Sabi ko, parang pakiramdam ko, mas malakas sa akin yung mag-fine art, major in painting. Kahit sa digital, parang gusto ko pa rin maging look niya, parang film. Kumuha ako ng fine arts painting. Mayroon akong interest sa photography. So yung photography, pinakamalapit doon, yung cinematography. No? Si Reggie Ben Romana, schoolmate ko noong panahon na yun. Siya yung unang nakakita na may workshop sa Mobile Fun. Yung pinakang thesis namin, gagawa ka ng experimental o kaya feature. Panahon na yon, syempre, limited yung ano namin, resources. No? Katulad ng films, bumibili pa kami sa Hong Kong. Yung iba doon, nagagawa lang nila experimental. Yun ang pinakang mabilis na pwede mong gawin na maigsi. At hindi ka masyado nagkukwento, no? Ang ginawa namin, optical printers.
i-shoot mo yung film ng film. Kumbaga, meron kang film na existing, i-shoot mo ulit. Pakita lang ako ng iba-ibang pinagtagni-tagning mga images na sa, galing sa iba't ibang films. Tapos, tinawag ko lang sewing. Panahon na yun, siyempre workshop lang. Ano? Kayo-kayo lang yung nag-arte-arte. No? Kailangan paghusayan mo yung pag-arte mo. No? Dapat, kung hanggat maaari, isang take lang, two takes, ganun. Tapos na. No? Kasi, otherwise, magsasayang ka ng pelikula. No? Tingin ko yung ginawa namin ni Roxley, wala nang ihirap sa acting na yun. Eh. Yung Juan Gapang. Pininturahan nila ako ng pinturang puti. Latex paint ang pinintura sa buong katawan. tapos, gusto mong pawisan, hindi ka pawisan. O, tapos lilipat ka ng location. Ganun pa rin ang itsura mo, sasakay ka sa bus. College ako, doon ako nagsimulang mag-click, click, click, no? Nagsimula kasi yung photography sa akin parang documenting your everyday life. Hindi lang sa'yo siguro, sa ibang tao rin, ano? Maraming bagay, bakit ako natigil ng konti sa painting, no? 1989, yun yung time na nagpunta ako sa Italy. Yung sa art photography, yung sa personal works mo. Siyempre, ikaw yung kalaban mo. Ngayon, may partner ako si Katya, no? Yung asawa ko. Siyempre, sa kanya ako nagko-consult. Kasi artist din naman siya. Okay. Hindi ko kinakailang, hindi ako nagko-photoshop sa photography. Ginagamit ko yung technology. Since ako, freelance, kung sino-sino yung humihila sa aking kliyente at kung ano-anong oras. So, pati yung pattern ng aktibidades namin sa bahay, iba rin. Kaya sa pagpipinta, iba rin. Ano ba yung purpose ng art mo? Diba? Yung first job ko as commercial photography. Film pa yung ginagamit noon, Mamiya. Nangihiram lang ako sa mga kaibigan. Nung kumikita na ako, doon ako nagsimulang mag-invest ng sarili. Ano sarado kasi kami nag-renovate kami, kakapit. So, sinet up ko na yung studio. Tapos, hindi ko masimulan-simulan. Tapos, yun nga, may nag-imbita na, oh, may show. Pag nasimulan mo na, nandyan na. Kumbaga, yung palette board mo, may dungis na, no? Maglalagay ka na lang ng pintura dyan, tapos kukunin mo yung brush mo, tapos yun na. Karamihan sa mga piyesa ko base sa sariling karanasan eh. Kahit sabihin ko, ang ganda-ganda nito, no? Ba't hindi nabibili? And then somebody walks in, yan, done. Actually, may bangko ako ng mga studies. Kung minsan, dekada bago ko siya magamit. To acquire a piece of art requires money, but to enjoy something, it does not require a lot. Mabait daw ako. Ngayon lang ata ako naging makulit. Pero ano sa lola's boy ako. When I was 7, yung school namin, magkukumpit siya sa isang sa inter-school. So, nag-audition ako, nakuha ko yung role as a lead dancer. Tapos doon ko na-discover na dancer pala ako. I cannot remember what exactly the dance is, but I think it's part La Bamba because of the costume. Nung nandun na kami sa school, nahihiya po. Kasi first time ko po sumayaw. I started ballet at around 17 or 18. So medyo mahirap po. Sa San Agustin po, there's an audition for a dance troupe. Yung teacher po nagtuturo, si Miss Annie Divinagracia. She's from Bali, Philippines. Naka-catch up naman po, pero it takes time. May friend po ako, tapos interesado siyang pumunta ng Maynila. Tapos hindi ko po alam na u-audition po pala kami sa air dance.
Nakakatawa lang po kasi siya po talagang gustong-gustong sumayaw. Tapos ako po nakakuha ng full scholarship, tapos po siya half lang. After a year po, they promoted me to company member. And ngayon po, associate artistic director na po nila ako. Nung paalis ako sa amin, medyo hindi po sila happy kasi sa family po kasi namin puro sila graduate. So, ina-expect po nila na syempre dapat yung pati yung mga apo, dapat may diploma. Iniisip ng mga tao, dancer. Walang pera being a dancer. Tama nga naman, wala naman po talagang pera. Pero po, nasa iyo po yun eh. Ako po calling ko siguro po maging dancer po talaga. Tanggap lang po nila simula nung nanalo ako noong 2008 sa Wi-Fi. Nag-second prize winner muna ako dito sa Manila. Ako po yung napili as Philippine entry for Japan. Sa Yokohama Dance Collection R po. It's a global stage competition for young choreographers. Out of 158 entries abroad, 15 lang po kami yung nakapasok. So out of 15, ako po yung nag-champion. It's based on my life. The title of the piece is Which Way? Kasi kahit sabihin ko man na pinili ko yung pagiging dancer, nalilito pa rin naman ako, especially financially. Nag-pictures ako anywhere I go. Then I added voices of mga sumasakay sa MRT. Parang multimedia plus dancing siya. Everyday po, nababago yung steps ko. Nung pumunta ako sa Japan, di pa tapos yung pyesa ko po. Tapos nung time po nag-compete ako sa stage, nag-stick lang po ako sa mga lighting cues ko, music cues ko. The rest of my steps po, chinange ko po siya. So, after po ng competition day, feeling down kasi sabi ko, bakit ko pa siya chinange? Baka malay mo, magustuhan pa ng judges. So, nung nag-awarding po, hindi po ako nakikinig. Tapos, eventually po yung kasama ko po from Sweden, sabi niya, uy, ikaw nang nanalo. Sabi ko, ako po yung nanalo. Sa Japan, for them, it's refreshing daw to see very street yung galaw ko. Even though na hindi ako technical as a dancer, pero a performer. Doon po talaga ako nag-excel daw. Performance-wise daw, wala daw silang masabi. Yung pinaka na naka-impluwensya sa akin, Teacher Annie, my teacher when I was in college. And then si Teacher Elena, kasi siya po yung very first contemporary choreographer ko po. Si Teacher Elena naman, tsaka si Teacher Ava, yung pagiging quirky as a choreographer, yung mga pitik na kukuha ko sa kanila, yung pagiging flowy, yung how to think out of the box, na dapat hindi ka lang puro sa comfort zone mo, dapat mag-explore ka pa. Hindi ka pwede mag-inerte kung gusto mo maging dancer. Kung gusto mo ito yung life mo, dapat panindigan mo. Karamihan sa mga piyesa ko, base sa sariling karanasan eh. Kahit sabihin ko, ang ganda-ganda nito, no? Ba't hindi nabibili? And then somebody walks in, yan, done. Actually, may bangko ako ng mga studies. Kung minsan, dekada bago ko siya magamit. To acquire a piece of art requires money, but to enjoy something, it does not require a lot. The thing that I'm always fascinated about was, you know, going under the hood or going under the surface of things. That a positron is an electron traveling backwards in time, or if you go fast enough, time will slow down, or trees breathe through their leaves. That's, I think, what really attracts me. And science is full of that, art is full of that. As a kid, I don't think people really make distinctions whether something is science or whether it's art. It's just whether it's cool or not. That was sort of always my outlook. I suppose it's really my parents. You know, they were always just very encouraging, and basically, I guess you had this feeling that they were interested in what you did and that they were always sort of like amazed that you were what you did and were waiting for the next thing. You know, it's like, wow, you built that? Well, how interesting. Or what does this actually do? Before I was 12, I had like actually
had a lab, you know, with glassware, you know, with a condenser, separatory funnels, graduated cylinders, a full, you know, glassware lab for doing stuff that whatever I just want felt like. If I showed interest in a particular field, they would sort of like, you know, encourage it, buy stuff for it. Especially because the guys who welded the wheel in the back, they didn't do it that well, so it's easy to follow. I have a degree in philosophy, actually the only degree I have. I didn't finish the biology thing. Philosophy, it's the same thing about like going under the hood or going under below the surface. You know, there's a kind of existentialism that says that underneath normal life, there's like a yawning abyss. Then I just moved on to another area that I'd sort of been interested in. Using the tools that I was always using, which were sort of like technological, not necessarily to find out stuff, which was like in biology, but to make, you know, to make stuff, to make interesting things. But I mean, I like the gears and like the, this kind of, you know, industrial look. I've been fascinated by the sound of the gamelan, specifically the Balinese gamelan, because I like the sound of brass and I like the, you know, the physicality of it, and I like the sound of the gong. And then when you play them both. The main thing was that, you know, you talk to the machines, you know, they're sort of like gamelans being played by robots, and you know, you say stop, they all stop, do something else, you know, and then they'll compose something original at the time. Like, there was this one that I made called Sausage. That came about because I noticed that when you pronounce Jesus backwards, it's sausage. So it's sort of like, I thought, okay, what if we treat this apparently accidental relationship as being meaningful? What if Jesus backwards is sausage, was a kind of code of the universe? So you treat it like a, you treat it as a serious paranoid fact. It expanded, I made, built the film around that. There's no rule about how stuff happens, you know. Pulikotekan, it was like a compound portmanteau word, no? So it's like from huli, you know, in Tagalog it means like last or to be late, and then likot, restlessness, ikot, to go around. Kotekan, which is a Balinese word naman, meaning interlocking melodies. Teka, Tagalog, means stop, imperative form of stop. So the title actually is built like the piece, since it's sort of like all about interlocking melodies and overlapping things. I don't like it when you need actually a specific kind of education to get something, you know. I don't mind if there's that layer there, but there's got to be the other layer where it's like, okay, yan, you know, it's cool, the kids like it. And actually, I like art that makes people's bodies do stuff. When there's like involuntary body movement, that means that it's interacting with something that's below consciousness. And that's the part of the human I want to talk to. Karamihan sa mga piyesa ko base sa sariling karanasan eh. Kahit sabihin ko, ang ganda-ganda nito, no? Ba't hindi nabibili? And then somebody walks in, yan, done. Actually, may bangko ako ng mga studies. Kung minsan, dekada bago ko siya magamit. To acquire a piece of art requires money, but to enjoy something, it does not require a lot. Uh-huh. Nanonood kami palagi ng ano ng sine ng tatay ko. Tsaka nanay ko, bonding time 'yon every Sunday. Nagrerenta pa kami ng ano ng mga Betamax tapes. About my dad naman, siya 'yung nag-sound design, pero naman intensely personal. Yung dad ko kasi medyo sa bakuran namin, meron siyang parang dark room. Hobbyist siya sa larawan, sa photography. Yung mga newest na mga cameras, mga video cameras. At andun lang 'yung sa bahay, mga pinaglalaruan ko 'yon.
nagkaroon ako ng initiation into it kasi para may film appreciation class kami sa second year high school. Enjoy na enjoy ako kasi nakita ko yung ano, yung intricacies of filmmaking, like cinematography, kung paano nakaka-influensya sa imahe. Yung editing lalo na kasi yung pagkakasunod-sunod ng mga larawan, magkakaroon ka ng kwento dahil doon. Second year pa lang ako, parang sinabi ko, gusto kong gumawa ng pelikula. Ayoko kaninang bumangon. Gusto kong manatili na lang nakadapa sa kama. Around 1999, 98, ganun. Decline when it came to ano, mga finances. Until noong 2001, 2002 talagang kailangan na namin lumipat dahil papalisin na kami sa bahay. Siya ang tangi kong kasamang nakalamay nang sana mamatay na ang eksena ko sa'yo. Yung tita ko from the States biglang tumawag, John, baka may kailangan kang gawin. Mag-invest ako sa, ano, sa kung anong gusto mo. Sinabi ko sa kanya, ay gusto ko sigurong mag-edit siguro ulit. I was tinkering with a camera again and showing my works to friends first. Ngayong gabi, pwede na yung pantawid. Nung gumagawa ko ng mga short films, mga 4, 5, 6 years after, mas, ano siya eh, mas rooted personally. Ang ginagawa ko, nag-shoot lang ako ng nag-shoot in the faith that they will make sense even though I don't have ano, a point or a certain direction to go to. In the end, if I just go through the footage and see the details with editing, I can mold them into something that is coherent. Pipili lang ako ng sobrang gusto ko lahat ng mga detalye at tatanungin ko sarili ko, bakit 'to naka-catch ng attention ko? Mas emotion ng ano ng shots eh, yung hinahabol ko kahit na imperfect. Actually, okay nga na imperfect. Gabi, interior. Tapos, ano, nasa space ako sa Los Otros, isang condominium unit. Andun yung mga kaibigan ko. Sinshoot ko lang yung, ano, yung paggawa nila, isa sala, may mga nagkakwentuhan. Kailangan kong umalis, nag-text yata ang ano ko, ex ko na kailangan ko siyang ma-meet. Pumunta ako sa, ano, sa Katipunan, may nakita ko sa isang alley, mga batang naglalaro sila, tumitingin sila sa, ano, sa langit. Nakita ko yung buwan, at may railing in front of the moon. With a camera, kung gawin kong steady sa angulo yung ano yung camera, magiging fixed siya ang gumagalaw yung buwan. Nakita ko na, oy, dalawang bata nakikipaglaro sa buwan. Sa daigdig ng ligaya, ako'y isang pulubi. And then, nung nakita ko na finally yung ano yung ex ko, sinabi niya, oy, punta tayo sa bahay, may sasabihin ako sa'yo. Malamang kilala mo na ako. Dapat lang. Sa mga kaibigan ko lang pinapakita to. Pumunta kami sa kwarto, andun yung ano, yung camera, naka-tripod. Binuksan ko lang. Tapos, tinanong ko na yung girlfriend ko tungkol sa nangyari sa amin, kung bakit niya ako iniwan. Yun yung pinaka-heart ng short film ko na sa lahat. Ang important sa akin is to be honest, but also to have had enough time to reflect, fearless lang na ano na pagiging sincere sa things that you project on screen. Mas madali kasi sa akin kasi andun yung boses ko eh. The clearing where I recognize you as an apparition. Napanood nila short films and then yung first film ko yata na Todo Todo Teros. Sinabi yata ng mom ko at ng dad ko, "Hoy anak, ano ha? Next time gawa ka na ng totoong pelikula." Very lovingly, pero syempre andun yung usapin na parang oh, ano ba yung totoong pelikula. Mas okay sa akin na balance yung old and new. And syempre, we have to respect na nauna po yung ballet talaga. Nandun na siya eh. For me, ballet is the foundation of dance. Na disiplina ka na doon sa film eh. Sanay na yung sabihin mo yung ritmo mo. So tingin ko magagamit mo rin yun sa ano no sa paggamit ng modern ng technology. No? There's this very defensive attitude towards like the new things. And I think that's sort of turned the corner because people are not as defensive as it used to be. Ay yung paghihintay. Yun yung sobrang hinate ko sa film kasi parang sanay ako na parang okay, video ito na yun eh. Finally, nung nakarating sa amin yung footage, parang ang sarap pala maghintay din, no? Para sa ganitong imahe. Eh, sinasabi nung iba na ang digital daw, hindi na photography. Eh di, hindi na photography. Okay lang, di ba?
hindi mo naman kailangan paglabanin, tingin ko, no? Gamitin mo lang siya. Hindi mo naman mapipilit yung isang tao na you have to try contemporary if yung ayaw niya talaga. So, mas maganda kasi kung manggalin talaga sa'yo, interesado ka rather than people saying that you have to try it. It's basically, you know, like I said, kind of a surrender to the seductiveness of what is old. And then just naturally, I think what is new sort of filters into it. Depende sa camera mo, it dictates also how you relate to other people, di ba? Parang, yun nga, sa actor mo, mas magiging conscious pa sila, mas hindi magiging conscious dahil maliit yung camera mo, malaki. Ang digital photography, ang darkroom niya, is computer works. Sa ballet kasi, very square. Parang in a box, dun ka lang. Sa contemporary, pwede ka pang lumagpas pa dun. Old stuff is lying around because somebody thought it was a good idea at the first time. But not all traditions are good. Know that you, that before you, others have already made their own work. And with that, you have this sense of respect with what has been done and with the challenge that they faced na you can learn from. For me kasi, yung tradition kasi dun tayo nanggaling eh. Pag may tradition, may innovation din siya. Itong mga makabagong sabihin natin technology, tool lang siya. Kumbaga, ang pagbabatayan mo pa rin, yung luma. Ahay, saan ka pwedeng bumili ng pisong sukat asin, isang stick ng sigarilyo, isang piraso ng papel, isang kilo ng simento, isang gatang ng bigas, dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakatagpo sa bawat banyo ng tabo, sa halip ng hintuturo, ang panturo ay nguso, bukang bibig, malapit lang, tatlong bundok man ang layo. Dito lang sa Pilipinas, only in the Philippines. Ahay! 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 Saan ka makakarinig, palayo na makukulit, yun yun yun, bok bok bek.